Hello mga kantip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Marami pong salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. Please paki-watch po yung previous video ko po, yung sinundan po nito, yung binigyan ko po ng 10,000 pesos cash. Ang aking loyal na bantay, ang aking loyal na hindi ko naman masabing employee or empleyado dahil hindi naman talaga ako kumpanya. So binigyan ko siya as 10th year niya sa amin bilang nagbabantay. Katiwala ko dun sa aming shop, siya ang namamahala, siya na yung cashier, siya na yung tindero, siya na rin gumagawa ng mga basic. So binigyan ko siya ng 10,000 pesos cash pang 10th year niya, tapos sinabay ko sa birthday niya. Although sa June pa naman siya mag-10th year, so birthday niya noong Sunday, so sinabay ko na lang din. So ang original plan ko kasi dapat doon 10,000 cash, tapos isang sakong bigas na 50 kilos, tapos kambing. Nangyari walang kambing, tapos ang mga bigas naka-reserve na 30 kilos na lang. So paki-watch nyo po yun. So nakakatuwa lang din kasi ang haba ng pinagsamahan namin. At siya po ay napagkakatiwalaan namin dito sa shop. Pag umaalis kami, siya nagbabantay, siya nagka-cashier, siya ang napag-iiwanan ko at doon sa kabilang shop. So doon siya nagbabantay, pero pag wala kami dito, siya din nagbabantay dito, iba'y nagbabantay doon. So kung wala namang available na magbantay doon, kung halimbawa absent yung bantay na kapalitan niya, sarado doon sa kabila. So anyway, ngayon ang pag-uusapan po natin is totoo nga ba yung nag-comment sa ating video at nag-PM ng tungkol doon sa aking video na pagsakdin ba ang inyong sales ngayong 2024. Sobrang hina po talaga. Kinukumpare ko yung aking sales ng mga previous years. Hindi naman previous, like yung pang 5-6 years. Or sabihin na lang natin previous year. Kinumpare ko 2023. Ang layo ng sales ng 2023 to 2024. Ang hina talaga. So may nag-comment doon na kaya daw ang hina na ng mga nasa retail, ang mga kagaya natin, yung mga nasa end users, ang customers, yung mga nasa retail is dahil sa mga online platform like Shopee and Lazada and any other, TikTok, ganun. So sa totoo lang hindi na rin ito bago. At saka talagang talaga siya, napakalaki nung epekto sa mga kagaya nating nasa retail or yung ating mga customers ay nasa mga yung mga end users, kumbaga direct na ng mga users or mga consumer yung ating customer. Ang laki talaga nung epekto. Imagine mo doon sa nag-comment na ang binabayaran is labor na lang, magrereklamo pa sa labor kasi ang mga pinapagawa ay galing na ng Shopee, galing na ng Lazada, or galing na ng TikTok. Yes po. Ang hirap makipagsabayan at totoo po talagang napakalaki ng kanilang epekto ng naging impact sa ating mga nasa retail. Ang laki ng epekto. Kasi before, walang choice sa mga customers, sa mga end users, kundi sa shop talaga. Ngayon, ang dami nilang choice. So, ang halos nakukuha na lang natin is yung mga kumbaga madalian, hindi na pwedeng ipagpatagal pa. Kasi, pero like halimbawa, around Metro Manila, di ba? NCR, yung mga in 2 days, 3 days, nasa end user na yung product, yung item. Talagang ramdam ko po kayo. At least dito sa amin, medyo malayo kami. Malayo kami. So, pag umorder online, it will take 5 to 7 days or more bago dumating. So ang customers is hindi na masyadong makapaghintay ng ganun katagal. Let's say for example, hindi na makakapaghintay ang kanilang ang piyesa ng motor ng ganun katagal, or else hindi tatakbo or masisira na. Yun yung yun yung advantage sa amin na nasa malayo. Pero sa mga nasa NCR lang, ramdam ko po kayo. And yes, ang ginagawa ko dito sa amin, halimbawang galing sa Shopee or Lazada or TikTok, or dala nila yung parts. So ang labor, halimbawa 50, nag-a-add ako, ginagawa kong 80 or 70, depende. Kasi nga, wala na tayong kita. So sa labor na lang. Kung halimbawa sa labor is, kumbaga, barat pa din, or wala tayong additional na percentage, so
masyado na tayong lugi at ginagawa lang tayong parang ano, parang ginagawa lang na taga-gawa tapos wala naman tayong kinikita sa kanila, di ba? So wala ako masyadong input na maibibigay kasi hindi rin naman natin pwedeng pagbawalan yung ano, yung mga nasa online platform. Imagine, kahit mga ano, mga importer, may mga shop sa Shopee, sa Lazada, di ba, sa TikTok. Paano ka naman lalaban doon? Yung mga customer, syempre, karamihan ngayon, open agad, Shopee agad, Lazada agad, check agad kung magkano ang presyo. Ngayon kung nakita nila, ang ginagawa nila, magkakanvas sa'yo. Makita nila na, halimbawa, ganito yung presyo mo, tapos kung sa Lazada magkano lang, na kahit na mag shipping fee pa sila is maliit pa rin or napakalaki pa rin ang diferensya, doon na sila u-order kahit na pangahihintayin pa nila. Nga pala may Shopee, ano din ako, shop, kaya lang tinigil ko, gawa nga na ang daming return dahil medyo malayo nga po dito sa amin. So minsan pagpalabas, umaabot ng 15 to 1 month bago daw nakakarating sa kanila. So ang daming cancel. So tinigil ko na lang pati yung TikTok shop ko. Pero imagine mo ano, yung mga kalaban mo o yung mga mapagkumperan ng price, ano namang laban natin dun sa mga importer, may mga shop. Ano sila? May mga shop sila sa Shopee, TikTok. So paano ka ba lalaban doon sa presyohan na yun? Yung mga importer yun, kahit na hindi importer, yung mga malalaking supplier na lang galing Manila, di ba? So ang laki ng impact talaga. Kumbaga dati ang ganda ng takbo ng negosyo, pero nung nag-pandemic, nung nauso yung shopping online, medyo humina talaga tayo. Tapos dagdagan pa yung mga malalaking parang mga mall ngayon na mga malalaking merchandising, ano. So nag-o-open, mayroon sila doon mga China products yung kanilang mga items ang mumura. Although makita mo naman talaga ang difference. Let's say for example, maraming bumibili niyan doon. Tapos pagdating dito, pag-ikot pa lang ng bolt, napaksi na, natanggal na, super lambot. Magkaiba ng quality. Pero pagdating kasi doon sa mga area or mga end users na talagang budget tight, talagang yun na lang binibili nila despite of the quality, di ba? Maliban na lang doon sa mga budget na alam nila na ang quality is magkaiba, kasi nga magkaiba din ang presyo, talagang dito pa rin sila bumibili kahit na alam nilang merong mas mura doon. Magkaiba nga lang. So, yun nga lang, hindi nagtatagal. Pero hindi din naman lahat. O, ano ko lang talaga sa inyo, pinaka ano lang, basic kanina, may bumili ng regulator ng gasol, binili doon. Doon sa sinasabi ko na ano, substandard. Tapos, nagtanong dito, dala-dala pa yung bili niya galing doon. Mura, ang mura. Pagdating dito sa akin, 340. Doon, wala pang 200. Pero hindi mag-lock. Ang babaw nung pin, nung ano, nung regulator. So, sabi ko, sige, ito, itry mo, ibang brand, ito siya. At nakita ko naman kasi may naka-engrave na brand pinadala ko. Sabi ko, i-testing mo. Pero binayaran niya. Sabi ko, pero kung hindi mag-fit, nakagaya pa rin yan. Ang ginagawa niya or yung pagsinalpak niyo doon sa tanke, ibalik mo na lang. So, nag-iwan lang siya ng 300 kasi 340 kulay yung pera niya. Bumalik, 40, nagdala ng 40, okay daw. So, may mga ganong klase ng mga items at ganong klase ng quality doon sa presyong pinag-uusapan natin. Kapag dito yan sa mga merchandising, pero kapag doon sa mga direct suppliers sa mga online platform na mga ano na nga, mga importer na yung mga may mga shop na magaganda rin quality, nagkataon lang talaga na mga supplier talaga sila, mga importer sila, mga wholesaler sila. So ang mumura, 'di ba? So napakalaking advantage noon sa mga consumer, sa mga end users, pero napakalaking disadvantage noon para sa ating mga nasa retail or mga nasa retail nga na mga seller or na mga shop owners or may mga shop. Napakalaking ano, kawalan. Ang laki kaya nang nawala. Imagine before, lahat is wala silang ibang pinupuntahan kundi sa mga shop. So, ibig sabihin, yung mga customers, dito lang umiikot-ikot. Nagkaroon na ng mga platform, usong-uso na. Kahit nga oil, hinihintay na lang nila, di ba? Kasi, tinatansya na nila na in 15 days, mag-change oil na sila. So, ganun. Sa mga interior, ganun. Rim set nga lang,
Yun din sa RIMSET kapag online, kasi dito nag-a-align kami, ang hirap i-align. Depende rin naman po sa brand. Yung mga pinagdugtungan nung RIM, ang hirap-hirap, talagang nakaka-surrender siya. Talagang ang tagal niyang i-align, ang hirap nung pagkabilog niya, di ba? So may mga ganong instances, whereas yung sa brand namin, medyo mahal nga siya, medyo iba yung presyo, pero napakaganda nung quality. Pero depende pa rin nga po, meron kasi mga shop din na magaganda talaga din ang quality, tapos mura. So wala tayo talagang magagawa doon kasi sila ay nagninegosyo din. Actually, advantage siya doon sa mga kagaya nating mga nasa retail kung mag-wholesale tayo sa kanila. Kasi medyo mura siya, medyo mapapatungan mo pa talaga siya din nang makakanegosyo ka rin. The bad thing is, yun na nga, nagda-direct na sa kanila yung mga customers natin, yung mga end users, nagda-direct na rin order sa kanila. So, ang laki ng kawalan talaga. Ngayon, doon sa mga magpa-purchase online na mga shops, ayun, piliin na lang ninyo yung mga mapagkakatiwalaan, kasi marami ding fake, marami ding mga hindi legit. Doon sa mga umu-order naman, ayan, ingat-ingat din po, at marami din talagang napadadalhan ng mga fake, ng mga napakapangit na quality. Hindi nga ako makapiniwala yung kwento dito sa akin, bumili daw siya ng black online, ang mura nga lang, pero wala pa daw isang linggo, bumagsak. Hindi ako maniwala talaga, pero talagang sinabi niya, kaya bumili na lang siya dito kahit na medyo mahal, sobrang layo ng diferensya ng presyo. Pero hindi ko po sinasabi ha, hindi ko po sinasabi na lahat na nasa online, doon niya lang yun nagkataon na pinili niya siguro yung pinakamurang klase ng quality ng item. Hindi kasi po para sa mga buyers or sa mga consumer or sa mga bumibili, hindi po kasi kagaya kapag nasa shop na nakikita nyo mismo yung item, na chicheck nyo, na bulalatlat nyo, na kikinita nyo, na hawakan nyo, na napipil nyo kung maganda ba yung quality nito, worth it ba sa price nito. Ang pagbili sa online ay sugal. Talagang hindi natin maano yan, hindi natin 100% na ano yan, na mapagkakatiwalaan. Palaging may kaakibat na sugal yon para doon sa mga o-order. Hindi kagaya, kaya naman din po magkaiba yung presyo nun, maliban sa siyempre pinatungan pa natin, may freight pa yon, at kami po ang namumuhunan doon para mag-stock yan dito, na para kung kayo po ay bibili, makikita nyo yung item buhay, kung gumagana, kung maganda yung quality, kung worth it ba yung price niya. So kami po ang nag-i-stock yan, ang pera po namin, ang puhunan namin nandiyan naka-stock. Kaya ano na lang din, kumbaga understanding na lang din doon sa magsasabi, ay mahal sa Shopee, ganito lang yan, ay mahal sa ano online, ganito lang yan. Hindi mo naman sigurado yung item, mamaya umorder ka ng hub, ang pinadala naman sa'yo is, 'di ba, hindi hub ng ino-order mo. So sino ang mas nawalan or mas nalugi? Hindi kagaya kapag pumunta ka ng shop, makikita mo yung item, mahahawakan mo, masisilat mo kung ay medyo pangit yung pagkakaano nito. Pwede po other yung iba. Oh, yan, may choice kayo at makakapili kayo. So doon sa mga nahihirapan dahil ang kalaban ay online platform, so tuloy lang po tayo. Tiyagaan lang talaga yan. Kasi ang pinaka tips ko lang is aralin natin yung mga basic. Nakaraan lang, sobrang busy nila dito. Talagang binaklas ko na yung clutch cable ng Baja City 125. Pinanghasan ko ng ikabit. So nakabit ko naman dito sa ilalim lang, hindi pinagawa ko na lang sa mekaniko kasi tamang-tama, tapos na siya. Para kahit papaano yung sa labor is sa atin na mapunta. Or tsagain natin na yung mga items na yung pinaka-basic, yung madalian na kadena, pag naputulan ka, pag umangat na yan, alam nga naman itatambay mo yung motor mo, hihintay mo ng 3 araw, 4 araw bago mo ipagawa, or worse, kung more than a week pa bago dumating para maipagawa, brick show, wala ka ng preno, di ba? So basic pa rin is importante na meron tayo the maintenance ng mga basic. So yun lang po, at tuloy pa rin tayo, bagsak man tayo dahil sa mga kalaban nating mga online na shops na mura,
Pero hindi rin naman natin sila masisisi kasi nagninegosyo lang din sila at makaka-order din tayo sa kanila eh, yung mga hindi natin mahanap na mga ano, mga piyesa dito sa mga suppliers natin. Kasi nagkakataon talaga na minsan ng mga supplier, hindi din naman talaga sila kumpleto or kung nauubusan. So, makaka-order tayo sa kanila. Kaya go on lang tayo talaga, kailan lang talagang tiyaga. Tipid-tipid, lalong-lalo na dun sa mga nagsisimula pa lang at hindi pa stable talaga yung kanilang yung takbo ng sales or takbo ng negosyo po. Thank you very much. Salamat po at sana tayo ay mag-comment po kayo kung ano po ang inyong pananaw dito. Ito lamang po ay pananaw ko lang. So kung meron po kayo ibang opinion, paki-comment nyo po para mapag-usapan natin. At ang mga gusto magpa-shoutout, comment po kayo sa pinaka-latest video natin para ma-shoutout natin for the next video. Thank you so much. See you in my next video. At please don't forget to hit the like and subscribe. Paki-click na rin po ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating i-upload na video. Bye!